Hello guys, welcome to RB Gameplay. Ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo yung stats at build ko sa aking archer. So kung mapapansin nyo, ang iilan lang yung mga archer ngayon, kasi halos lahat puro boxer, puro warlock. Pero ang archer kasi late game to sigurado. Sa ngayon, di pa siya napapansin kasi lalo na sa arena, kawawa yung mga archer sa arena eh. Pero late game, lalabas yung ano nito. Magiging ano rin to, magiging OP din tong archer na to for sure. So, para sa stats ko, ito, yung HP ko, 327k, yung attack ko, 29k. Ang defense ko 11k, ayan. So tignan niyo na lang. So dito sa archer, ang level ko 73, tapos ang power ko 300k. So dito sa archer, ang dapat na pag-focusan niyo dito itong attack, yung accuracy, crit at saka dodge. Ayan. So, una tayo sa martial arts. Ayan. Ito yung skill set ko. All around na to. Yung ghost arrow. Ito yung pinaka dito sa third trance niya na skill. Meron tong fear. Fear and slow sa kalaban. 93% chance na ma-fear yung kalaban. Tapos may slow. Pwede mong makro-makrohin yung kalaban dito. Micro-microhin mo para hindi siya makadikit sa'yo. Tapos pangalawa, itong blood control. Dali lang. So pangalawa, itong blood control. So na legend ko na rin siya, legend stage. So increase critical damage by 728. Tapos 50% crit damage din. Crit. Itong sa una, alam ko ano to, critical chance to. Tapos ito, crit damage yung 50%. Last 10 seconds. Summon one pet immediately after casting skill. So, may crit ka na, may pet ka pa. Tapos, ito namang Thunder Oracle. Napa-legend stage ko na rin siya. So, ito, may 80% na matatanggal yung buff ng kalaban dito pag ginamit nito. Tapos and last, ito, Sunbow. Sa epic stage pa lang siya. Sa ngayon, win-workout ko pa siya na mapa-legend stage. So, release 2 arrows. Tapos may slow din siya. Ayan. So, ito lang yung ano, skill set ko, all around na siya. Tapos yung gamit ko na ulti, itong Drunk Dance. Kasi, ang kagandahan dito, may movement speed na siya. Tapos, may 50% chance na mag-tatrice o 3 times yung damage nyo. Ayan, sa kigong ko naman, so ito, shoot with great. Every 3 times na makareceive kayo ng damage, may stun ng yung kalaban nyo lang 1 second. 40% chance. And then, ito, sharp arrow. Magiging passive yung ano nyo, extremely suspicious nyo na skill. So ito yon, extremely suspicious. Ayan, summon one pet at a 45% chance. Ayan. So na legend stage ko na siya, so may dagdag siyang 20%, so 65% chance na masasummon yung makakasummon ka ng pet. Since passive naman siya, so 65% reduced by 22.5%. So ilan na lang siya? 40 plus na lang siya. Nasa 40 something. And then susunod, Hellish Sun. Ayan. So 2 seconds dito na mateterrorize yung kalaban. Pagka 30% na lang yung life mo. Tapos habang tumitira ka. Ayan, meron din siyang 50% chance. Tapos ito, yung isa sa mga malakas na skill ng archer, yung Shadow of the Soul. Increases the damage done to enemies in fear by 18%.
Ayan. So, pag ginamit, yun yung combo niya. Pag ginamitan niyo siya nito ng Ghost Arrow, kakagat ngayon itong Shadow of the Soul. So, may additional ka na 18% damage sa kanya. So, explanation bakit nga ba hindi ko pa ginamit itong Overwhelm at saka itong Frenzy. Ang recommendations ko sa inyo, bago nyo gamitin itong Overwhelm, i-make sure nyo na max nyo na siya, max level. Kasi, ang laki ng bawas niya sa stats na bigay. Tignan nyo, becomes evasive that permanently increases crit and crit damage but the effect is only 70%. Yung blood control nyo, yung ito, yan. So, magiging 70% lang ang stats nyan. Yung 728, ilis nyo ng 70% ilan. Yung 50% na crit damage, ilis nyo ng, magiging 70% siya, ilan ng, matitira. Ayun. So, ang laki nung bawas pagka ginamit nyo itong Overwhelm. Magiging 70% na lang yung buff nyo. Kaya, hindi ko muna i-recommend sa inyo na gamitin nyo itong Overwhelm unless na max nyo na yung level nito. Ganon din dito sa Frenzy. So, 2% lang yung final damage dealt na bigay niya. So, lalo na kung mababa pa yung stats nyo, yung skills nyo, mababa pa yung bigay nito na damage. Pero late game, ito na ang gamit nyo for sure. Ito na ang gamitin nyo, Frenzy. And i-max level nyo lang din siya. Kasi ang max level nito, ang pagkakaalam ko is, abot siya ng 5%. Ayun, 5%. So malaking bagay na yon pag na-max nyo. Sa Meridian ko naman, ito, hindi ko pa masyadong naayos yung Meridian ko. Ayan. Huwag na muna natin masyadong pagtuunan ng pansin itong Meridian. So, ang next natin sa Inner Armor, ang pwede rin kung gusto nyo, pwede kayong mag-tank build dito yon sa Voidness. Pero ang gamit ko itong Yang. Kasi ano ba ang bigay ng Yang? Unang-una, may additional ka na 960 attack. Meron ka ding basic attack damage increase by 28% yung basic attack ng Archer natin. Tapos, ito, yung Rage. Crit increase by 110%. So, matatagdagan yung critical rate nyo o yung critical points nyo ng 110. Meron din siyang defense na 1-2. So, dito ang kinuha ko, inside piece. Hindi ko muna kinuha tong burning kasi 20% chance siya na mag-burn. So, napakababa ng chance. Pero, depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo kunin. Pero sa akin, ito muna ang inside piece ang kinuha ko. Para naman pala sa aking talisman. Ayan. Ito, Evil Spirit Mantra ang kinuha ko kasi meron siyang additional na 180 attack. Meron din siyang additional na 5% critical damage. Bali na open ko na nun itong yung mga ibang talisman kagaya nito. Kigong Death, Kigong Damage. Mas mataas na power. Pero yung stats niya, hindi siya related sa Archer. Kaya ang kinuha ko itong Evil Spirit Mantra. Pwede yan or ito yung kunin nyo, yung Demon Gold. Ayan. May crit siya, tapos may attack, may severe wound. Sa akin, ito, Evil Spirit Mantra para sa crit damage. Level ng aking forging sa ngayon, sa Golden Silk Armor pa lang. Ayan, dito pa lang ako. Yung sa ano ko naman sa Voidness ko, nandito na siya sa Genbu Tabard. Yan. Tapos next naman sa aking pet. Ayan. Sa ngayon ang gamit ko na pet itong tatlo. Itong Snow Wolfing dahil ayan, meron siyang accelerates cooldown ng skills 2.5 seconds. Ayan. Tapos mushroom. Ayan, may heal kasi ito. Ayan. Tapos sa ngayon ito yung gamit ko. Ito. Sa arena ang gamit ko, Snow Wolfing, mushroom at saka Hellfire Dragon. Ayan. Pero pag late game guys, ang kunin nyo, ito. Ito talaga ang pang late game. Raccoon Master.
Kasi kung titignan nyo, puro crowd control ang ano nito, ang skills nito. Yung ulti niya, tignan nyo, 5 seconds stun, napaka OP nyan. Tapos silence 4 seconds, immobilize 4 seconds, airborne 2 seconds, di ba? Napaka OP nyan, kaya ito yung kunin nyo pag ipunan nyo yan. Yan, and ano pa ba sa aking mount? Ayan, so smelt, ayan, attack, attack, crit. O pwede rin kung gusto nyo, tatlong attack. Ayan, tapos, ayan, attack, 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 def. Meron din akong def, pero soon papalitan ko yan. Ayan, attack, crit, accuracy. Tapos, ito, papalitan ko rin to, def, accuracy, attack. Medyo short kasi tayo ngayon sa ingot. And ito, attack, attack, accuracy. Papalitan ko yan ng attack, attack, crit. Yan, attack, attack, crit, ganyan. Attack, 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 yan. And ang recommend ko na pet na gamitin nyo is itong Lion King. So, bakit ito? Kasi sa horsemanship niya, kung makikita nyo, upon crit damage, stun target for 0.3 to 0.6 seconds. Yan, kada crit nyo, na-stun yung kalaban nyo. So, bagay na bagay ito sa archer since crit type yung archer ninyo. And ano pa nga ba sa enlightenment? Ayan. So, sa ngayon makikita nyo, mataas yung level ng def ko, fortitude at saka HP. Yan, galing kasi ako sa doctor class, so nag-switch lang ako sa archer class. Ngayon, ang win-workout ko itong attack, yan, level 8 at saka itong crit. So, once na ma-level 10 ko itong aking attack, isusunod ko na itong crit. And ano pa nga ba? The universe. So, mapapansin nyo, level 5 itong ano ko, booster damage to boxer. Reduce damage to boxer. Kasi napakaraming boxer ngayon eh. Puro boxer sila, kaya ito yung pinili ko. So, pero depende pa rin sa inyo kung saan nyo ilalagay ito. And ano pa nga ba sa builds? Item, ito lang yung item ko sa ngayon. Yan. Ayan, tapos sa enhancement. Ayan, level 65, 60. Ang plano ko hanggang level 60 lang ang enhancement ko dito. Hindi ko na kukunin yung level 70. Ito. Or siguro sa late game, pero sa ngayon, ito muna ang ipa-priority ko na ipa-70 yung weapon ko. Sa enhancement, ayan. So, pinlasten ko na sila lahat. Ang plano ko, kunin niyo yung plus 11 enhancement. Ayan, kasi meron siyang additional def at saka HP. And then, magpo-focus na ako dito sa weapon ko para makuha itong plus 15 na Red Lotus na ano, appearance ng weapon. Pwede rin, pwede kayo mag-focus kung gusto nyo hindi masyado maaksaya sa materials. Tignan nyo yung bigay na stats ng ano, ng mga weapons. So attack, yan, pwede kayo magdagdag dyan. Tapos dito din attack, at saka dito rin sa handguard, yan, attack. Itong tatlong ito kung gusto nyo medyo tipid sa materials, kasi habang tumataas yung ups nyo, na dumadami yung ano, yung consume ng materials. Sa gem ko naman, ito. Yan. Tapos, dito sa, ano ko, sa hexagon ko na, ano, na gem slot, ang nilagay ko, crit. Kasi dito, kahit ano yung ilagay nyo, eh. Yan. Ayan. So, crit yung nilagay ko dito sa, ano, sa slot ko. Ilan yung crit ko? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong crit yung nilagay ko.
Ayan. So, comparison sa mga top archers, tingnan natin. Archer. Ito, yung top 1. Bali, top 2 kasi ako eh, dito. So, top 1 na lang. Kung papansin nyo, mas mataas siya sa akin ng attack, konti. Pero mas mataas ako sa kanya ng crit. Ayan, ang layo ng diferensya, oh. 900. Sa crit damage, ang layo din ng diferensya. 47. Ayan. So, yun lang. Kung meron pa kayong mga, ano, mga... Kung meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa ating video. And I hope na nakatulong sa inyo yung guide natin at yung mga builds ko sa Archer. Ayan, and see you on late game, and thank you for watching.